Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga kapwa kong OFW sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na po dito po sa Hong Kong. At sa pagkakataong ito, napaka saklap po yung ating pag-uusapan. Kapagkat ang abra po ngayon ay nasa matinding kalabidad, paghirap yung mga tao. Kaya minarapat kong mag-vlog sa pagkakataon ito para sa ganun eh anyayahan ko po yung kapwa kong OFW dito sa Hong Kong, mga kababayan ko, sa part po ng Salapadan, part po ng Bulinay, part po ng Manabo. At tatlo po kasi yan. Bakit Kamo? Ang abra po ay ang magulang ko pong lalaki ay taga Salapadan po siya. Nais ko rin po tumulong doon. Ang Manabo kasi ay doon na po kami nagkaroon ng isang bahay pa. At naninirahan na rin kami doon. Sa Bulinay naman, andun naman yung aking mga magulang. Sa Bawian po sila nakatira. At humihingi sana ako ng tulong sa inyo na kung po pwede ay pagtulong-tulungan po natin. Kahit lang tayo dito lang sa Hong Kong na lang, eh marami-rami naman tayo siguro dito sa Hong Kong. At kung marapatin po ninyo, kung pagkatiwalaan niyo po ako, ay itatransparent po natin ito. Transparent po yung ating gagawin na pagtulong na ito. Para sa ganun ay malaman niyo rin kung saan napunta po yung itinulong ninyo. Ibigay po natin. Ito po ay goods po ang bibilhin po natin. Mga pangangailangan sa kusina. Yung mga kape, asukal, canned goods, noodles, at iba pa. Para sa ganun eh, mga asin, yan, mga yan, baguong. Para sa ganun ay makapagbigay man lang tayo kahit papaano sa nararanasan nila. Sapagkat kung napapanood nyo siguro yung mga picture sa mga Facebook ay talaga naman nakakapanghimarim na talaga na tingnan. Kapagkat yung mga malalaking bahay talagang ginuho niya talaga. Medyo maswerte lang yung mga kahoy, sapagkat yung kahoy kasi kahit dumaan sa ganun sitwasyon hindi masyadong nasira, kundi kumbaga kung meron man siguro na atanggal yung pako ay pwedeng ipako uli. Eh, pero yung mga semento talagang dinurog niya talaga yung mga semento na bahay. Kaya sa pagkakataong ito, tatlong bahagi po yung aking gagawin. Pagka taga Salapadan kayo, ay iipunin natin sa isang lugar doon sa Salapadan. At yan po ay transparent natin gagawin. Kung halimbawa kayo po ay nagbigay ng $1,000 o 500 pesos, transparent lahat natin. Lahat po yung ibinigay nyo, babanggitin po yung pangalan ninyo, magkaano yung naitulong ninyo, at yun pong pamamalingke po doon sa lahat po ng goods ay resibo po, ay iano po natin lahat yung resibo na yon. Resibo, magkaano yung napunta, na grocery, at kung may matira pa, pero siguro walang matitira sapagkat ang gusto ko kasi ibibili lahat yon. Para lahat po ng mga naapektuhan ay mabigyan man lang natin ng kaunting ayuda. Pero mga kababayan, hindi po ito pangkalahatan. Pagka hindi naman nasira yung ano, huwag naman bigyan kasi hindi naman na magkakasya nun. At alam nyo naman na hindi naman natin siguro lahat ng mga
tagaroon sa lugar na yun ay makapagbigay. Eh kung makapagbigay man lang, kaunti lang, eh kunti lang din na mabibigyan natin. Doon naman sa part po ng Mulinoy, ay sa Bawian, kamo na lang. Halimbawa, yung mga taga-Bawian po na narito sa dakong ito, sa Hong Kong, at pagka po nakalikom tayo ng ganit, ibibili din natin ng mga goods. Ba, nakatulong ako, magkano yung ibigay ko, nakapagbigay ako ng 5,000, nakapagbigay si ganito ng 5,000, nakalba, nakalikom po tayo ng 50,000, lahat po yun ay ibibili po natin ng goods po yun. At mula sa pagbili, pagdidistribute, transparent natin kukunan ng video, sapagkat ito, wala man ako doon, mag-uutos ako ng mamimigay, mag-aasikaso. Para sa ganun, hindi natin kailangan ibigay pa doon sa mga barangay. O hindi na, tayo na mismo ang kikilos. Para sa ganun, makita mismo yung talagang nangangailangan po ng tulong. At sa panig naman po dito sa Manabo, sana po lahat ng taga Manabo, alam ko naman marami din nasiraan doon. Kitang-kito na nyo naman sa Facebook. At ganun din po ang gagawin natin. Halimbawa po, naipon natin ay ganito. Kasi sa akin kasi, siyempre tutulong ako sa tatlo. Manabo, Bulinay, at saka sa Lapadan. Napagkat bayan ng tatay ko, bayan nanay ko, doon naman nakatira sa Manabo ngayon. At yun po yung ating gagawin din. Dito po ay huwag na natin na ang pag-transact po nito sa lahat po ng goods na bibilhin po ay magutos ako ng tao roon na may bibili. Siguro si ang papakiusapan ko po ay si anak ni Uncle Jimmy. Gayan na si Pepot. Pepot kasi medyo maraming kilala na mas mura na mabilhan sa Banggen. Para sa ganun, makabili tayo ng medyo may discounted kung maraming bibili. Para sa ganun, hindi masyadong may discount man lang, para sa ganun, para naman din sa mga naapektuhan ng earthquake na yan, ay hindi natin masisisi ang pagkakataon, mga kababayan. Talagang dumarating talaga sa puntong ganun. Bagamat ang Abra po ay napakaganda, walang mga ganyan na nababalitaan, eh dumating yung ganung punto, ay wala tayong magagawa. Yun ay kalooban ng Diyos. Ang magagawa po natin ay tumulong po tayo. Mas maganda po yung tumulong ka kaysa ikaw ang tutulungan. Yun din ang akin. Kumbaga, para sa English, it's better to give than to receive. Pero yun din naman ang ibinubuhay ko. Lagi nagbibigay ako, katulad ng mga natutulungan ko dito sa Hong Kong, natutulungan ko sa paghanap ng hanap buhay, yung mga nati-terminate. Nagbibigay din ako ng konting ayuda, pero yun ay galing sa sahod ko yun, kasi wala pa naman akong sahod sa YouTube. Kaya maganda sana, mga kababayan, kung may sahod na ako, para kahit hindi na ako makipag-joint pa sa mga ibang tutulong, kahit susuluhin ko na lang, okay lang, walang problema. Problema po kasi, wala pa akong sahod sa YouTube. Nag-uumpisa pa lang po tayo, kaya inahaplos ko yung inyong mga puso na sana po ay tangkilikin nyo rin yung aking mga upload. Subscribe nyo po yung aking channel, pindutin nyo po yung bell button para lahat po ng upload ko ay darating sa inyo. Tapos, i-share nyo po sa lahat po, para sa ganun, yung mga kaibigan nyo malaman din nila na meron pala tayong kababayan na handang tumutulong din. At sana po ay maging inspirasyon din ng iba yung mga ganitong ginagawa ko, para sila man din ay makasama natin sa ganitong mga aktibidad. Ang aktibidad na ito kasi ay kautusan din ng Diyos, to pagtulong sa kapwa. Talaga po ay ito po ay dapat magawa natin. Yung mga nangyayari ngayon kasi, napapanahon. Kaya nga po, ang
Inaano ko po sa lahat po, sinasabi ko sa lahat po ng mga OFW, huwag ko kayong magkukos sa bahay. Kung meron kayong maliit lang na ipinatayo, the best na yon. Mas maganda pa nga po kahoy. Yung kahoy kasi, sementuhin lang yung kalahati niya, tapos yung ano, plywood, okay na yon. Apagkat yung mga pangyayari ngayon, mga kababayan, hindi na ito karaniwan. Sunod-sunod na ito. Kasi nandito sa, nasa Biblia kasi yan eh. Kapag ka nalalapit na po yung pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo, ito na po yung mga ibinabala ng Panginoon Diyos na mangyayari. Wala na tong pagtigil. Dire-diretso na po yun hanggang sa darating ng Panginoong Heso Kristo. Kaya kung meron tayong isang bagay na dapat nating magawa, ay ganitong mga bahagi at magawa din natin yung patuloy na paglapit lagi sa ating Panginoon Diyos. Huwag natin kalilimutan sa pagpasok din natin sa isang relihiyon ay suriin din natin para sa ganun, malaman din natin yung katotohanan. Kung ano yung inuutos ng Diyos, yun ang dapat natin gawin. Kung ano nakasulat doon, yun lang nang dapat natin isagawa. Sapat na yun para ang tao maligtas. At sa lahat po ng mga kababayan namin, tulungan niyo po ako na makatulong din tayo sa mga kababayan natin sa Abra. Samahan niyo ako sa gagawin kong aminin ko donasyon na lang. Donasyon natin lahat at tawagan nyo lang po ako o pumunta kayo sa aking messenger. Ang messenger ko po kasi ay Terry Jackie Bernal. Yun po yung aking messenger. Kasama ko po yung misis ko doon sa my picture. Tapos yung aking number naman, kontakin nyo lang ako para sa ganun, magsama-sama po tayo. 5266-0790. At doon po tayo mag-uusap kung paano natin gagawin at para sa ganun, yung mga idodonate natin ay mapangalagaan at maibigay sa makarating sa tamang pupuntahan po nito, mga kababayan. At kayo po ang aking kasama at pagtulong-tulungan natin yan, kaya natin yan. Makapag-ambag man lang tayo sa gobyerno kasi hindi pwedeng itutuklat sa gobyerno to sapagkat marami din silang ginagawa. Makapag-ambag man lang tayo ng kahit kaunti sa mga kapwa natin na sa Abra, mga kababayan sa Abra, na makapagbigay man lang ng bahagya sa kanila, makapagdulot din ng konting kasiyahan. Sapagkat pag nakikita mo yung tinutulungan mo ay masaya, masaya na rin ang puso mo. At alam naman namin na sa ganitong mga pagkakataon, maunawaan nyo rin kung bakit darating yung araw, ay kaya pala ginawa ni Tayud na Oy, Pasjay Gayam. Kasi pag panoorin niyo po yung mga video sa ng Facebook ko sa Abra, nako po, nakakaiyak. Ang bahay ko nga medyo may damage din, pero mas okay lang, problema sa akin yun, kaya ko naman ipaayos yun dahil meron naman tayong konting kita. At inaanyayahan ko lang po kayo sa kasama ko kayo sa pagtulong sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lahat po pala ng aking gagawin, baka bago ko makalimutan, lahat po yung pagtulong na gagawin natin mula sa pagbili ng item, mula sa pagdidistribute, ay ibibideo po natin lahat yan at i-upload ko po sa aking YouTube channel para ganun transparent po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Terry Bernal po ang inyong kaibigan.